Okay, so good morning mga ka-aimers, no? So in today's video, pag-usapan natin kung ano yung unang step na gagawin po ninyo. So unang step na gagawin po ninyo, syempre, i-download nyo yung tinatawag nating Trust Wallet o delikaya yung BitGet. So yan yung mga i-download natin. So pupunta lang po kayo sa tinatawag nating Play Store. So pag-click nyo yung Play Store, no, para ma-download nyo, i-type nyo lamang po dito sa search engine yung tinatawag nating Trust Wallet, no? Type nyo yung Trust Wallet. Trust Wallet. So ito yon. Trust, ayan, mali yung spelling ko. Trust, ayan, wallet. So ito yon. So click mo yung search. Then ito po yung ikuan mo, yung i-download mo. Trust Crypto and Bitcoin Wallet. So nakalagay dyan sa akin open kasi meron na. So pag wala ka pa, ang sayo ay i-download. Okay? Then yung isa pa is yung tinatawag nating BitGet. Ayan, BitGet. Ayan, Bit. Okay? Mali yung spelling ko. Ayan, BitGet. Ayan. So nakalagay dyan BitGet, BitGet buy and sell crypto. So i-click mo yan. So ito ang ikuan natin. Tawag dito. Ayan, ito dapat yun ha, ang i-download nyo. BitGet Wallet, BitKeep Upgrade. So yan dapat ang ma-download nyo. So nakalagay dyan sa akin ay open. Kasi nga, naka-download na po yan. Ngayon, unahin natin na buksan yung tinatawag natin na Trust Wallet. Okay? So ito ang unahin natin. Okay, so makikita natin dyan, nakalagay dyan passcode na sa akin. Pero pagbago ka, magki-create ka ng passcode, ng password. So magki-create muna tayo ng password. So takpan ko muna, no? Takpan ko muna para kasi syempre yan ay password ko eh. Pero pagbago ka, syempre magki-create ka ng password mo. Okay, pagbago, no? Ayan. So, ang unang lalabas sa Trust Wallet mo ay ganyan. Okay? So, i-click-click mo lang yung I don't have wallet. Okay? I-click-click mo yung I don't have wallet. Or, itong I already have wallet, kung meron ka ng wallet, i-import mo lang yung mga recovery phrase. So, pag-click mo yung I don't have wallet, i-click-click mo ngayon yung manually, backup manually. So, i-click-click mo yan. Then, i-check mo lahat ito. Okay? Pag-click mo yung lahat yan, then continue. Pag-continue mo, lalabas ngayon yung mga word na kailangan mong tandaan. So, isusulat mo kasi yan yung tinatawag nating recovery phrase. Okay? So, lalabas ngayon yung mga recovery phrase. Okay, so tatandaan mo yan, yung mga recovery phrase na yan, no? Ayan, so yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, so tatandaan mo yan. Then, click continue ka lang, no? Okay? Pagka-click continue mo, ayan, pagka-click continue mo, ngayon, kung ano yung aayusin mo ngayon yan, i-click-click mo yung nauna. So, halimbawa, kung ano yung naunang word, i-click mo yon. Then, pangalawa, pangatlo. So, dapat nailista mo yon. Okay? So, pag nailista mo yon, then, i-continue mo lang. Then, makakapag-create ka na ng wallet mo. Okay, so, nakapag-create na po tayo ng wallet. So, pag nakapag-create na po tayo ng wallet dito sa Trust Wallet, no? So, magdadagdag tayo ngayon ng token natin. Kasi, wala dito si A. Makikita nyo, BNB, BTC, Ethereum, at saka BNB. Trust Wallet token. So kailangan si AIM token ay maidagdag po natin. So anong kailangan natin gawin, no? Ay i-add token lang po natin. Pag add token natin, so makikita nyo may mga hindi tayo kailangan dyan. So ang kailangan mo lang naman dyan is si BNB, no? So i-close muna yan si Ethereum. Then i-close muna rin si BTC para hindi na siya magpakita. So ang magpapakita na lang, i-close muna rin si BNB, Beacon Chain, kasi hindi naman natin kailangan. Okay, so ang kailangan lang po natin ay si BNB Smart Chain. So i-close mo ngayon si BNB Beacon Chain. So ang makikita dyan, si BNB Smart Chain, si Trust Wallet,
So pwede rin dyan, o pwede mo rin i-close si Trust Wallet Token kasi hindi mo naman kailangan. So anong kailangan natin gawin? I-add natin si AIM Token. So pag in-add natin si AIM Token, kailangan natin yung tinatawag nating contract address. So punta tayo dito, ito po yung tinatawag nating contract address. Ipasend mo sa kakilala mo yung contract address ni AIM. So ikakopy mo lang yan, copy, then pupunta ka ngayon doon sa Trust Wallet, no? So may passcode yan, so takpan ko lang kasi passcode natin yan. Ayan, so ayan siya. So papalitan mo ito ng BNB kasi yan yung ano natin, yung network natin. So papalitan mo ng BNB chain. So pag napalitan mo yun ng BNB chain yan, ipe-paste mo ngayon dito yung contract address. Dito mo siya ipe-paste yung contract address. Ayan, contract address nakalagay dyan, no? So i-paste mo lang. So nandyan na. So automatic lalabas na yung pangalan ni AIM Token, lalabas na yung symbol, lalabas na yung decimal. So i-save mo na lang. Ayan, click mo yung save. Pag click mo yung save, no? Ayan. So ayan na, si AIM Token natin. So makikita natin, no? Okay, kung mag-back tayo, lalabas na si AIM. So nakikita mo na ngayon dyan, si BNB, si Trust Wallet, at saka si AIM. Malinaw. Ngayon, kung gusto mo malagyan yan ng mag-staking ka na, ang kailangan mo ay ito. Malagyan itong BNB ng 50 pesos at saka itong AIM ng kung magkano yung bibilin mo. Ngayon, kung marunong ka naman bumili sa Binance, marunong kang bumili sa GCash, bumili ka doon. Pero kung hindi ka pa marunong, pwede ka naman magpasuyo doon sa kakilala mo para makabili ka sa kanya via P2P. Ngayon, paano yan? Paano ka makakatanggap? So, i-click mo lamang itong AIM, okay, para makuha mo yung wallet address kung tawagin. So, i-click mo lang yung receive. Pag-click mo yung receive, eto ngayon yung tinatawag nating wallet address mo. So, i-click mo lang yan, copy. Okay, o dili kaya ipa-scan mo sa kanya, eto. O dili kaya eto, i-click mo yung copy. Pag-click mo yung copy, yan na, nakopy na, isend mo na sa kanya para mapasahan to. Okay, pag pinasahan ka, automatic, makikita mo ngayon dito yung token mo. Okay, malinaw, ganun din yung BNB. So may laman na 50 pesos yan at saka kung magkano yung bibilin mong token. Okay, so yan yung tinatawag nating Trust Wallet. Ngayon naman, pupunta tayo sa tinatawag nating BitGet. Okay, sa BitGet naman ito, pag binuksan natin yung BitGet na yan, since yan kasi ay may wallet na ako, no? So mag-create lang tayo ng wallet para at least alam ninyo, no? Okay, so mag-create lang tayo ng wallet. O, so halimbawa kung may ganito ka na, at saka pag umpisa ka, ganito kasi yung lalabas sa'yo. So magdadagdag lang tayo ng add wallet, ha? Para at least alam mo. Kasi pag lalabas yan, pag na-download mo na, mayroong lalabas na isang wallet. Yun yung unang wallet mo. So, pag ito lumabas, di ba, lalabas ito eh. 12-word mnemonic, o dali kaya 24-word mnemonic. So, ang gagawin mo, i-click mo ngayon itong 12-word mnemonics. Okay? Kasi yan ngayon yung recovery phrase mo, katulad ng Trust Wallet. No? Ayan. Okay, so may password. So, mag-create ka ng password. So, takpan ko muna. Ayan. So, nag-create na siya ng wallet. Pag umpisa kasi, lalabas yung automatic yung wallet mo. Okay? Ngayon, ito yung lalabas sa wallet mo. Ito yung umpisa. Okay? Yan yung umpisa. Ngayon, paano mo ngayon tatanggalin yung andami na yan? Kasi dito sa BitGet, may mga ganyan eh. Diba? May Ethereum. So, hindi mo naman kailangan. Dito sa BitGet, ang kailangan mong gawin ay ilo-long press mo para matanggal. So, pag nilong press mo, remove from list lang yan. So, remove from list. Okay, remove mo lang yan. Ganon din yung Ethereum kasi hindi mo naman kailangan yan. Okay, remove from list. Yes. Okay, yung Ethereum, tanggalin mo din yan. Remove from list. Remove, yes. Tapos, ito rin, no? Ito, hindi mo naman kailangan. Remove from list. Tanggalin mo muna lahat yan.
Okay, remove from list. Tanggalin mo muna lahat yan. Okay, i-remove mo lang. No? O, hanggang sa ma-remove mo lahat. Okay, iiwan mo lang si BNB tapos i-add mo mamaya si M token. Okay, kasi hindi naman natin kailangan yan. Pero pag kailangan mo, pwede mo namang i-add. Okay, remove from list. Ngayon, paano ngayon natin i-add si M token? So, ang pwede mong gawin, token management. O, dali kaya, nakikita nyo itong plus sign na to. O, dali kaya, isa-search mo dito. Okay? O, pag plus sign yan, kukunin mo lang yung contract address. Okay? Isa-search mo dito. Ipe-paste mo dito yung contract address. O, dali kaya, pwede mong isearch, no? Isearch mo. Okay? Plus sign, tapos search. Okay? Ang isa-search mo lang ay OAM. AIM. Ayan, nakita nyo yan? Nakita nyo? Eto dapat yun, no? Yan. AIM token. Okay, pwede na yan. Lumabas na siya eh. Okay? So, pag-click nyo yan, i-click nyo lang yung plus sign, automatic madadagdag na siya sa token ninyo. Okay? Ngayon, siguraduhin yung etong logong to, ha? Yan dapat, ha, ang ma-download ninyo. Okay? Click mo lang yung plus sign, automatic yan na andun na. So, pag mag-back ka, automatic yan na andun na. So, dalawa na yan. Dito kasi sa BitGet, nakikita yung ano eh, yung tinatawag nating logo. Okay, sa Trust Wallet, ang disadvantage niya, hindi nakikita yung logo. Ganun lang, para may add yung token ninyo. So, good to go na kayo. So, pag gusto mong makatanggap ng AIM, gamit ang BitGet, i-click mo lang yung receive. Ganun lang din. Tapos, kukopyahin mo yung oh, ito kasi. Okay? Backup mnemonics now. Ibig sabihin, kailangan mo yung 12 phrases. Ito ha, ibabackup mo. Sa Trust Wallet kasi nauuna yung mnemonics, di ba? Dito hindi. So, kailangan ibabackup mo yan. Click backup. I-click mo itong backup ha. Ito, click mo. Tapos lalabas ngayon yung mga phrases na word. Backup mnemonics now. O, lalabas yung backup mnemonics now. Tapos click mo lang yan. No? Click mo lang. Okay? Tapos hihingan ka ngayon ng password. Okay? Hihingan ka ng password. Ayan. So, lalabas ngayon yung mga word. Okay? Pag click mo yung ano, yung mga ano, lalabas ngayon yung mga word na yan. Okay? Yan. Pag lumabas yung mga word, ang mangyayari niyan, i-click mo yung backup mnemonics na yan. Nakita nyo yan? Click mo yung backup mnemonics. So, kailangan makabisado mo yung mga word na nandyan, ha? Okay? Ilista mo yung mga word. Yung wastong pagkasunod-sunod. Tapos, hahanapan ka kasi nung wastong pagkasunod-sunod niyan. Okay? Backup mnemonics. Ayan. So, ang mangyayari niyan, ang mangyayari. So, pag-clinic mo yung backup mnemonics, ayan sa. So, makikita mo yung mga word. Hanapan ka, halimbawa, first word. I-click mo ngayon yung first word. So, dapat na ilista mo yon. I-click mo yung first word. Hanapan ka ng ninth word. I-click mo. Hanggang sa makapasok ka ngayon doon sa word na yon. Okay? So, ganun lang ang gagawin pag mag-backup ka. Okay? So, with that, maraming salamat and see you inside the business, no? Okay? So, ganito ang mangyayari dyan pagka ano, okay, so halimbawa, itong wallet ko na to, no? Itong wallet natin na to, para maipakita ko lang sa inyo kung paano mag-send. Okay? So, halimbawa, itong wallet na to, no? Okay? So, makikita nyo dyan, nandyan yung BNB, nandyan yung AIM. So, click mo lang yung AIM, di ba? Okay. Click mo lang yung AIM, then makikita mo dyan yung send at saka receive. So, click mo lang yung receive, tapos kukopyahin mo lang. Kukopyahin mo lang yung wallet address. Ganun lang din. So, copy. Then, isend mo na sa kakilala mo para mabigyan ka ng token. Okay? So, with that, maraming salamat. Ganun lamang ang gawin natin, mga kaibigan, no?